So, ano ang kailangan gawin ng bulls natin para mabuhayan? Una, kailangan dito si magpakita sila lagi dito sa ilalim, yung 21-9 area. Kailangan ito mag-hold. Yan muna. Kasi failure for this level to hold would probably fulfill yung target ng bear flag natin na nasa 20,992. Bakit 20,992? Pwede kasi pong tagusin itong supply zone pa rin pagka maraming, again, pag maraming liquidations, pwedeng tumagus dyan. So, we might see 20,000 level again, di ba? 20,009 or a little below 21,000. Pwede natin tignan yan kung sakasakaling maraming maliliquidate sa level po na to. No, itong supply zone na to. First time ba natin itatap to? First time naman natin palang itatap itong supply na to. First time lang natin itatap ito. So most likely, we might see a bounce here din eh. Kung tatagusin man to, ito na po yung next level na nakikita nating magbabounce tayo. So kung magbabounce yan, ibig sabihin ba nun, tito, happy-happy na tayo? Abay, hindi pa po. No? Kailangan pa nating i-break itong trend line na to na pababa. Yung blue line na yan. Itong key level na to, kailangan nating i-break para po magkaroon ng lakas yung mga bulls natin. So probably dito, maraming papasok na magbabounce play sa area po na yan and even dito sa 20,900. So, pwede tayo makakita ng talbog. Based po dun sa talbog na yon, i-analyze ulit natin yung next possible direction ng market. Titignan natin kung kaya niyang biyakin itong trendline na to. Remember, last week, sinasabi natin sa inyo, diba, nung nandito pa lang yung presyo, sabi natin, i-assess natin pag depende doon sa forma ng kandila kung kaya niyang i-break to. Kasi 4-hour time frame to eh. So that's why you really need to look at it every time na magpiprint yung bagong candle. Ano na ba yung ginagawa niya? Yan po. So, ito, ganun din ang gagawin natin. We're still on a downtrend, downward bias pa rin tayo dito, but we are approaching a, for me, this is a major support area, ha? That we are expecting a bounce. Not expecting something significant. Swerte natin kung malakas yung talbog at mag-reverse tayo, mag-V-shape recovery tayo. Pero that's too early to tell, eh. Kasi baka yung iba, eh. Gaganyan ka, mag-V-shape ka. Maaga pa yan masyado para sabihin natin mag-V-shape. Gets. Yan, follow.